Sister Celine? Sister Celine? Okay, wala na bang questions na ilalagay dito sa ating harapan? Okay, pakitago na po na lahat ng mga reviewer. Pakitago na po ang lampas na po. Malaki na masyado ang ating ibinigay na palugit. Pero okay na naman yan kasi pa nag-umpisa na tayo, talagang tuloy-tuloy na yan. Okay, nais kong tawagin. Kailangan ko yun na may mag-assist na isa. Gusto kong... Sister Chill, ikaw na Sister Chill. Wala ka namang ano ngayon eh, kasi may mga delegado ka. Dito ka, Sister Chill, ikaw ang taga-punot at taga-bigay sa akin ang tanong. Okay. Pero, huwag kang umalis dyan ah. Mula ngayon, ay, sino yung isa? Ah, si Cherry. Sige po, kaunti pa, mag-umpisa na tayo. Sige po, in 1 minute, tayo po ay mag-umpisa na. Haluin mo na yan, haluin mo na yan. Okay, mag-pray muna kayo, bawat grupo. At ang mangyari ay dito muna nyo iharap ang sagot. Pagkatapos nyo may harap ay ipakita nyo rin sa audience. No, halimbawa, sample, yung kay sa inyo po. Iharap nyo sa amin para makita. Lagyan nyo muna ang pangalan ng church, halimbawa, Bagumbayan. Tapos iharap nyo sa amin para ma-identify namin ang tama. Then, bago iharap nyo sa audience. Okay, sige po. Dalagdagan natin ang ating scorer, kasi baka malito siya sa pag-score. Kukuha pa tayo ng isa na watcher niya. Mas maganda may watcher siya. Sinong isang watcher na kunin natin? Sister! Ay, hindi. Magdikit na masyado. Huwag sa Bagumbayan. Kasi may Bagumbayan na. Para patas. Ah, si Melanie. Sister Melanie, pwede. Okay. Sister Melanie, kayo po ay mag-assist dito kay Sister Danielyn sa kanyang scoring. Okay. Sige po, Sister Melanie. Okay. Ano, kumusta na mga audience natin? Okay kayo? Wow, very good. Are you excited? Wow, very good. Inyo po masaksihan mga kaibigan, tayo po'y nag-pray na in 1 minute pa. Sige lang. Sige po. Okay, Sister Eden, sample. Pindot. Sample tayo kung paano. Try lang muna tayo para mas maganda. Halimbawa, nagtanong ako, sino ang nagsulat na aklat ng Apokalipsis? Ulitin ko yun ang isa pa, sino ang nagsulat na aklat ng Apokalipsis? Paso? Okay. Sampo yun? Hindi, wala pa. Wala pang sagot. Walang sasagot. Walang sagot. Practice lang muna. Mamaya po ay tuloy-tuloy na. Oh. Then, pagka-sampo, pero kung natapos yun agad, then, pagkatapos ang pindot, sampo, then, up. Then, i-up nyo yung inyong naisulat. New lower, pakilagyan mo ng pangalan ng new lower. Okay, upper bigutan. Sige po. Okay, pwede na po tayo mag-umpisa, mga kaibigan. Sige po. Tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, isang kagalakan sa inyong bayan dito po sa South Taguig. Na sa mga oras na ito, kami ay magkakaroon na tinatawag na Daniel and Revelation Bible Quiz. Ipagkaloob po ang karunungan na nagmumula sa inyo na maalala po na makabataan ang kanilang napag-aralan at nakatulong ito na sila po'y lalong naging acquainted, naging aware sa mga nakasulat na inyong mga salita na ito'y may apply po nila sa kanilang pangarawan ng pamumuhay at may bagi sa iba. Salamat po sa inyong presensya na aming maranasan. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo sa pagtatagumpay ng exam na ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Okay, mga kaibigan, welcome sa ating pong kauna-unahan na Bible quiz sa South Taguig District. Atin na pong umpisan para sa unang katanungan. Tayo po ay mag-umpisa sa easy question. For one point, ayon sa Apokalipsis chapter 22 verse 16, sino ang tinukoy na tala sa umaga? Ayon sa Apokalipsis chapter 22 verse 16, sino ang tinukoy na tala sa umaga? You have 10 seconds. Up. Okay, upper bigutan, you got it right. Bagumbayan, wrong. New Lower, wrong. Kristo, pwede na rin. Pwede na sa New Lower, Creekland, yes. Ang tama sagot ay si Jesus. Tanya, yes, wrong. 1 point, 1 point. The right answer is Jesus. Huh? Start na tayo. Okay, pwede, antay mo na. Sige po, for the sake of paghanda, para sa pag-prepare kayo, i-consider lang muna natin na trial. Sige po. Kasi pakiramdam ko, hindi pa kayo naka-ano yun. Oh, sige. Okay. Ang tala sa umaga ay si Jesus. Very good. Okay. Ito na po ang ating score. Ready? Mula sa easy question. English ito, at ang sabi po ay ganito. What is the symbol of the Spirit of God? Okay, ganun lang, kasimple. What is the symbol of the Spirit of God based on Revelation chapter 4, verse 5? Okay, pakitaas lang. Ang tamang sagot ay 7 lamps of fire. Pero lamp, pwede na yan. Basta lamp. Okay, New Lower, you got it right. Upper, wrong. Bagumbayan, no answer. Creekland, 7, wrong. 7 lamps, okay. Lamp, okay. So, very good. No, that is the score na, wala na tayo. Hindi, wrong yun. 7 lang yun. Dapat ay 7 lang. Okay yan. Lang, okay na yan. Okay na yan. Sige po, doon tayo. Magbabawas ako mamaya ng ano. Okay, sige po. Pakikuha. Ma'am, ikaw na lang po ang taga-kuha, siguro. Check nyo lang po. Sige po. Okay, very good. Okay, mula sa easy question. Ready?
ang sabi ganito, ang kaniyangang mga dungawan ay bukas sa dakong plan ayon sa Daniel chapter 6 verse 10. Ang kaniyangang dungawan ay bukas sa dakong plan ayon sa Daniel 6 verse 10. Your time starts now. Okay, pakitaas ng kamay. Anong sagot? Ang tamang sagot ay Jerusalem. Ang nakakuha ng tamang sagot ay Upper Bikutan. Upper lang po. Wow. Okay, ma'am. I-deliver niyo po yan. Heart at saka bare heart. Opo, opo. Sige po. Heart. Hard question for 3 points. For 3 points. Paano inilarawan ang buhay ni Daniel sa Daniel chapter 6 verse 7? Paano inilarawan ang buhay ni Daniel sa Daniel chapter 6 verse 7? Your time start now. Okay, pakitaas po ng scoreboard. Ang tamang sagot po ay si Daniel ay umunlad. Walang nakuhang upright and noble. Ang tamang sagot lang po ay pwede natin i-consider yung upper bikutan. Upright and noble. Okay, yung noble na salita, umunlad. Sige po, pwede natin yun siyang i-consider. Upper Bikutan, you got it right. Sige po. From? Okay, another from hard question. Anong bersikulo sa aklat ng Daniel chapter 8 ang tinagurian ng SDA Church na the most expensive Bible text? Verse lang po ang inyong ipagkaloob. Anong bersikulo sa aklat ng Daniel chapter 8 ang tinagurian ng SDA na the most expensive Bible text? Sa aklat ng Daniel chapter 8, anong version? Pakitaas ng aling sagot, ang tamang sagot ay verse 14. Okay. Walang nakuha ng tamang sagot. Hard. Very hard. Bakit tinagurian na most expensive? Dahil sa that time, para mag-come up sa tamang interpretation ng talata, ipinatawag ang lahat ng mga scholar sa buong mundo at pinag-aralan kung ano nga talaga ang tamang interpretasyon. Okay. Sige po. Tayo po itadako. Saba. Very hard question for 5 points. For 5 points. Ito po ang ating katanungan. Ano ang nakasulat sa noo ng babaeng patutot na naka-obe? Sangayon sa aklat ng Apokalipsis chapter 17 verse 5. Ano ang nakasulat sa noo ng babaeng patutot na naka-open? Okay? Okay, time's up! Ang tamang sagot sa ayon dito, Mystery Babylon the Great. Sino nakatamang sagot? Okay, tama. Ang mali lang ay ang New Lower at saka ang Rooftop. Lahat ay nakuha ng tamang sagot. 4-5 points. Okay, mga kaibigan, tuloy lang tayo
sa ating mga tanong. Kayo ba ay okay lang sa ating mga audience? Wow, thank you so much, no? Na-deeper ang ating mga understanding, no? Naaklat ng Daniel at saka ng Revelation. Okay, next question. From the heart questions. Ito po ang ating tanong sa very hard question, ibig sabihin for 5 points. Sa ribultong na panaginipan ni Haring Nabucodonosor, ibinigay ang bahagi ng katawan at ang mahalagang metal. Sa ayon sa aklat ng Daniel chapter 2, verses 32 to 33, ano-ano bahagi ng katawan at ano-ano mga metal ang kahulugan ng bahagi ng katawan. Your time start right now. 15 minutes. Ah, seconds pala, not minutes. Excited tayo. O, kasi marami yung parts ng katawan, kaya dadagdagan natin. Okay. Wait pa, another 5 seconds. Another 5. Okay. Okay, present your answer. Ang tamang sagot ay ang ulo, ito, ang dibdib at bisig ay pilak, ang tiyan at hita ay tanso, ang binti ay bakal, ang paa ay bahaging bakal at buhangin. Sino ang... Okay. 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 Okay, lahat ay nakuha maliban sa Greekland. Hindi, okay na rin yan. Four. Bawasan natin. Mga 4 points lang. Kulang. Okay, sige po. 1 point na lang. Bigyan natin sila ng 1 point. Yung click lang. 1 point. Sige, may sagot naman. Kulang nga lang. Sige. Okay, at least 1 point. Opo, pwede na po. Balik tayo sa easy question. Okay. Nakailang tanong na tayo? At tayo po'y siguro magpapahinga din tayo. Di? Ano? Wala. Kasi ano yan eh, mag-opportunity magbukas yan. Okay, ito po ang ating tanong. Saan ang galing? Easy question. Ilan ang panaginip o pangitain na nasambit sa aklat ni Daniel? Ilan ang mga pangitain o panaginip na nasambit sa aklat ni Daniel? Ibig sabihin, buong pangitain sa aklat ng Daniel. Okay, start. Okay, pakitaas ng ating sagot. Ang tamang sagot ay 5, not 5, 4. Ang tamang sagot ay nakuha ng Greekland. 4. Sangayon sa kanilang ginawa. Paki-verify nga kung tama itong nagawa nilang tanong. Tanto kay Daniel. Okay, so nagkaroon tayo ng okay, so dahilan sa hindi tayo nagkatugma dito kasi may 5 at saka 4, kailangan pa natin ng research talaga. Therefore, gawin na natin sa 4, 1 point, lahat mag-avail ng 1 point. Sige po. Sige po. All representative, you got it, 1 point. 1 point. Sige po. Sige. Sige lang po, okay lang. Tapos na po, na-declare na po ng ating quiz master. Huh? 1 point. Lahat po kayo ay may 1 point. Kasi nagkaroon ng kaunting mga ano doon. Pag i-declare masyado ang tanong at sagot, i-declare natin na bonus na lang para hindi tayo mag-question. Okay, ito po mga kaibigan, tayo po ituloy sa ating easy question. Kung ang aklat ng Daniel ay i-minus sa aklat ng Apokalipsis, ilan ang natira?
Kung ang aklat ng Daniel ay minus sa aklat ng Apokalipsis, ilan ang natira? Okay? 10 seconds. Okay, present your answer. Your answer is? Ang tamang sagot ay 10. Kasi po ang aklat ng Daniel ay binubuo ng 12 at ang Apokalipsis ay 22. Therefore, ang tamang sagot ay 10. Taas ng kamay ng 10. Ang tamang sagot ay Upper Bicutan, Bagong Bayan, at sa Creekland, Tanyag. You got it, the right answer. Sige po, pupunta tayo sa ating hard question. Okay, nag-enjoy mga kaibigan ang ating mga kabataan sa ating pong mga tanong. Okay, next. Okay, ito na. Ito na ang ating tanong. Ayon sa Apokalipsis chapter 1 verse 20, ano ang sinisimbolohan ng bituin at ilawan? Dalawa ang sagot dyan. Kasi ibibigay mo ang sagot ng bituin at isagot mo rin ang ilawan. Okay? And 10 seconds. Start now. Okay, present your answer. The right answer is angel and church. So, nakuha ng rooftop ang angel and church. Angel and church. Okay, ang hindi nakakuha ng tamang sagot ay Creekland and Tanyag. Okay, hindi po nila nakuha. Lahat ng churches ay nakuha ang tamang sagot. Tayo po ay dadako sa very hard questions, mga kaibigan. Okay. Okay, ito po ang tanong na galing Sister Chill sa very hard question. Pero in reality, madali lang yung tanong. Pero titignan natin, sa paniwala ng SDA tungkol sa kaganapan sa Apokalipsis chapter 10 verse 10, saan ito tumutukoy? Opo. Sa paniwala ng SDA tungkol sa kaganapan sa Apokalipsis chapter 10 verse 10, saan ito tumukoy? Okay. Ang nangyari kasi dyan, yung kinain, yung ano? Yung po. O, hindi po. Tapos, matamis sa panlaki. Oh, tapos pagdating, ay medyo mapait. Anong sinisimbolohan noon sa kasaysayan, mga kaibigan? At least napakadali na siguro yun. Okay. Present your answer. Okay, ang tama sagot ay great disappointment. Nakuha yan ng Bagong Bayan. Nakuha ng Tanyag. Dalawa lang. Tanyag and Bagong Bayan ang nakuha ng tamang sagot. Tayo po itadako sa hard questions. Okay, tayo po ay for 3 points, mga kaibigan. Napakasimple na ating tanong. Ang sabi po, sa Bagong Jerusalem, mayroong 12 mahalagang bato. Anong bato ang nakalagay sa pintuan ng Jerusalem sa ayon sa Apokalipsis chapter 21 verse 21? Okay, you have 10 seconds. Okay, present your answer. The right answer is pearl. Nakuha ng Tanyag, perlas, at nakuha ng upper. The rest, need to study more. Ah.
Okay. Tayo po ay nanako sa very hard question. Very hard question? Okay. Ready? Ayon sa Daniel chapter 2 verse 19, paano ipinahayag kay Daniel ang hiwaga? Ayon sa Daniel chapter 2 verse 19, paano ipinahayag kay Daniel ang hiwaga? You have 10 seconds to answer it. Okay, present your answer. Ang tamang sagot ay pangitain sa gabi. So pwede pagpangitain, that is vision, or sige, pwede natin i-count na yung dream. Opo. Okay, sige po. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Ito'y question. Then, hand down. Yeah. Ito po na. 3 points. Bigay po, baka salin mo. Okay, sige po. Tayo po ay nanako sa easy. Easy-easy lang. Okay. Tayo po ay nanako sa easy. Ang tanong ay ganito. Ano ang very popular na number na kadalasan na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis? Anong very popular na kadalasan na binabanggit na number sa Apokalipsis? You have 10 seconds. Okay, present your answer. The right answer is 7. Okay. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot maliban sa new lower. Okay. Okay. Question? Okay. Sige po. Hi, question. Sige po. Okay. For 5 points. For 5 points. English ito. English. What is the symbol of crying out of God's purposes? What is the symbol of crying out of God's crying out? Crying, as in iyak, umiiyak. Of God's what purposes? Based on Revelation chapter 6 verse 1. Ano ang sinisimbolo ng crying out of God's purposes? Grabe. Tara. Ano lang muna, medyo alanganin ang tanong. Sige po, bibigyan na natin sila ng 1 point lahat. 1 point na muna. Hindi po masyadong clear ang tanong. Sorry po. Okay, sige po, bibigyan po natin ng 1 point bawat group. Ang tamang sagot dito sa ngayon sa nakalista, kaso lang hindi kasi ano, ay 4 horsemen. Horsemen. 4 na mga kabayo. Oh, kaya, ano po, wala muna. Medyo, ano, dying out. Sige po, 1 point na lang muna. Ibigay natin. 1 point. Okay. Easy. Easy question. Ito po ang tanong. Nagmula sa aklat ng Daniel. Ayon sa Daniel chapter 1 verse 17, saan nanggaling ang karunungan nila Daniel at ang kanyang kaibigan? Ayon sa Daniel chapter 1 verse 17, saan nanggaling ang karunungan nila Daniel at ang kanyang mga kaibigan? You have 10 seconds. Okay.
Okay, times? Okay. Okay, very good. Lahat ay nakuha ng tamang sagot. Galing sa Diyos. Wow. Very good. Okay, tayo po ay easy pa rin. Easy question. Ang ating tanong ay magmumula sa aklat ng Apokalipsis. Sa aklat ng Apokalipsis, kanino ito nakasentro? Ang aklat ng Apokalipsis, kanino nakasentro? You have 5 seconds. 5 seconds lang. Ang aklat ng Apokalipsis, kanino nakasentro? Okay, present your answer now. Okay, ang tamang sagot ay kay Jesus. Nakuha ng upper bikutan, ng rooftop, at saka ng tanyag. Wow. Okay. The rest ay hindi po nakuha. Easy question. For 1 point. Only 1 point. Magagaling ang tanong sa aklat ng Daniel. Ano ang pangalan ng punong kawal na bantay na hari at siya'y napagatasan na patayin lahat ang mga pantas sa Babylonia? Ulit, ano ang pangalan ng punong kawal na bantay na hari at siya ay napagatasan na patayin lahat ang mga pantas sa Babylonia? You have 5 seconds. Pakitaas ng kanang kamay. The right answer is Ariok. Ariok, nakuha ng lahat kahit ang spelling okay lang maliban sa rooftop. Opo. Very good. Okay, tayo po. 4, 3 points. Ito po ay nanggaling sa hard question. Ito na, napakadali. 4, 3 points. Ano ang katangian ng mga banal ayon sa Apokalipsis chapter 14 verse 12? Ano ang katangian ng mga banal ayon sa Apokalipsis chapter 14 verse 12? You have 10 seconds. Okay, present your answer. Tumutupad ng utos. At tama sagot ay pagtitiga, pagtupad sa utos at pananampalataya ni Jesus. Okay, sige po. Yung mahaba ang sagot, 3 points. Pero yung maikli ang sagot, 1 point. Okay, pwede. Sige po, 1 point. 1 point. 1 point. 2 points. Ano? Okay, pwede na yan. 3 points. 3 points. 2 points. Tanya, 2 points. Sige po. Okay na yan. Okay. Sige po. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Very hard question. 4, 5 points. Sige po. Mga kaibigan, tayo po ay malapit na. Silipin ko muna yung mga... Sige. Ito po ang ating tanong mula sa aklat ng Apokalipsis. Sa aklat ng Apokalipsis, ano-ano ang pagkasunod-sunod ng mga pangalan ng 7 iglesia? Ano-ano ang pagkasunod-sunod, grabe, napakahirap na tanong, sunod-sunod, ng 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis? You have 15 seconds. 15. Tandaan nyo ang pagkasunod-sunod.
Okay, time's up. Pakitaas na sagot. At tama sagot ay, ito, ganito muna. Ibaba na muna ninyo para makita. Mahaba kasi, mahaba. Tingnan nyo, pag sumunod, pag tumama yung inyong nakasulat, itaas nyo yan pagkatapos kong basahin. Pero kapag hindi tumama, huwag nyo nang itaas. Una, Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Sino? Tumaas lahat maliban sa Bagumpayan? Therefore, ano nangyari? Nagkabalik. Pero inulit nyo. Ay, hindi rin. Nagkabaliktaran lang. Ulitin natin pagkasusunod. Balik ulit. Ibaba natin. Review nyo na maigi. O huwag natin. Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Pag may mali na isa, huwag na pong itaas. Pag itaas po. Okay, so nakuha po ng lahat maliban sa Bagumpayan. Pagkasunod-sunod. Ilang points ito? Ilang points? 5 points. Siguro, bigyan natin na 3 points ang ang Bagumpayan. Naisulat naman nila, hindi lang nakasunod. Okay. Sige po. At least generous pa rin naman tayo. Okay. Sige. Okay. Sige po. Mamaya mag-break tayo siguro. Mag-break tayo ng or tuloy-tuloy lang. At tuloy-tuloy lang. Okay. Okay, saan mo nagaling? Very hard question. Sige po, ito po ang tanong. Tingnan mo nga yan kung paano basahin yan. Okay, sige po mga kaibigan, ano ang itsura ng locos sa ikalimang trumpet? Ano daw yung kanyang itsura? Grabe na tanong. Masyadong hard talaga to. Very hard. Ano ang itsura ng locos sa ikalimang trompeta? Hindi. Okay, paki. Okay. Sige po, ito po ang tamang sagot. Basahin ko ang sagot. Ang sabi daw dito sa pagkasulat ay gold crown, face like men, hair like that of woman, sound like chariot going to battle. Sa kanila yun. So, ang nakakuha na tamang sagot lang ay walang iba kundi ang Rooftop Church. Congratulations. Bravo. Normal. Wala na. For 3 points. Okay. For 3 points. Mahirap na ito. Ano ang tatlong nangyari sa pagtunog ng ikalawang trompeta o pakaka? Ano ang tatlong nangyari sa pagtunog ng ikalawang pakaka? Okay. So, you have 10 seconds. Ano ang nangyari? Okay, present your answer. Present. Ang tamang sagot ay ito. 1/3 ng dagat ay naging kulay dugo. Ang 1/3 ng crane ng mga nilika o nilalang sa dagat ay namatay. 1/3 ng ship ay na-destroy. Okay. So ang tamang sagot, okay, nakuha ng tanyag, nakuha din ng rooftop. This block. Dalawa lang po ang nakakuha, Tanyag at Rooftop Church. Opo. Very good.
Easy. Ano? Hard question. Malapit na po. Kaunti na lang. Naubos na yung ano, very hard. Ah, marami pa. Okay, ito po ang tanong sa hard question. What is the meaning of mini-mini tickle Perez? Anong mini-mini? Anong? Mahaba. No? Mahaba. Ah, mahaba ito. Okay, ipalampas na lang muna natin. Sobrang haba nito, kaya bigyan na natin sila ng 1 point. Lahat kayo. No? Okay. Masyadong napakahaba na tanong. Okay. Okay. Next question. Oh, ang ano, masyadong mahaba. Okay. Okay, for 3 points. What? Ah, nasulat na ito kanina. Ah, wala. Reject muna natin. Nabasa na kanina. Katulad ng tanong. Okay, sige po. Oops. Okay, nabanggit na rin. Sige po. Nabanggit na rin. Okay, ito po ang ating tanong. Saan mo nagaling? Easy. What literal name was used in Daniel and Revelation to refer to Jesus Christ? Ano daw ang literal na pangalan na ginamit sa aklat ng Daniel at Apocalypse na ito ay tumutukoy kay Jesus Christ? Sige po. Okay. Present your answer now. May sila naman eh. Okay. Okay, the right answer is Michael. Michael. Okay, nakakuha lang po ay Tanyag and Ruta. Wow. Okay, very hard question. Ito po ay for 5 points. Question. In what chapter and verse this K-Tex found? Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Saan daw matagpuan ang talatang yaon sa aklat ng Apokalipsis? Verse lang po yan. Verse lang. Chapter and verse. Okay. Present your answer. The right answer is Revelation 22 verse 7. Nakuha ng ano, bagupayan. Okay. Ubusin na natin para malaman na natin kung sino ang champion. Okay, sa aklat ng Daniel, sa Babylonia ay pinalitan ang mga pangalan nila Daniel at ang kanyang kaibigan. Anong pangalan ang ipinalit kay Azarias? You have 5 seconds. One point lang. Okay, present your answer. The right answer is Abednego. Okay, nakuha na lahat ng pangalan. At ang sagot, maliban sa Greekland. Okay. Wow. Very good. Okay, ubusin na natin ang easy. Ito po ang ating tanong mula sa aklat ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ay isang prophecy, kaya dapat ito ay interpret na literal. Tama
o mali. Ang Apokalipsis ay isang prophecy, kaya dapat itong interpret na literal. Tama o mali? You have 5 seconds. Okay, present your answer. The right answer is mali. Mali. Ang nakuha ng tamang sagot ay lahat maliban sa New Lower. Okay. But easy question. Easy question. Mula sa aklat ng Daniel. Pangilang aklat ang Daniel mula sa Genesis? Pangilang aklat ang Daniel mula sa Genesis? You have 5 seconds. Okay, present your number. Number lang po. The right answer is 27. Walang nakakuha. Walang nakakuha. Opo. Sorry. Walang nakakuha. Opo. Okay, from easy. Easy question. Sa mensahe sa Laodicea, anong gantimpala ang tatanggapin ayon sa Apokalipsis chapter 3 verse 21? Anong gantimpala or reward ang makakamit ng mga banal doon? Anong kanilang gantimpala na pangako na ipinagkaloob sa Laodicea? Okay, in 5 seconds. Okay, present your answer. Ang tamang sagot, basahin ko. Uupo sa trono kasama si Jesus. Okay. Trono. Sige po, tatanggapin natin basta may trono. Basta may trono. Opo, may trono? Wala yan, wala yan. Basta may trono. Upper, you got it right. Kasalo? Hindi yan eh. Kasi promise kasi. Ang nakakuha lang po ng tamang sagot ay upper bikutan. Oh, malapit na. Last question para sa easy question. Ito po ang sagot. Sa tanong. Ito po yung tanong. Ilang beses nabanggit ang salitang Alpha and Omega sa aklat ng Apokalipsis? Ilang beses nabanggit ang salitang Alpha and Omega? I am the beginning and the end. Ilang beses po nabanggit? You have 5 seconds. Number lang ilagay nyo. Number lang. Okay. Very good. Present your answer. The right answer is 3. Okay. Bagumbayan, Greekland, Tanyag, and Rooftop. You got it right. Okay. Okay. Wala na. At baba na natin ang para sa easy question. Tapos na. For 3 points, para sa hard question. Ito po ang ating tanong. Ang sabi dito ay ganito, what is the remain? Ah, hindi akma yung tanong, disqualified ang tanong. Ah, na-disqualified, hindi. Malilito tayo. Ito po ang ating tanong. Sa 7 iglesia, anong iglesia ang iniwan ang unang pag-ibig? Sa 7 iglesia na nabanggit sa Apokalipsis, anong iglesia ang iniwanan ang unang pag-ibig? You have 5 seconds.
Sige. Okay. Present your answer. The right answer is peso. Tama. Lahat. Very good. Magagaling. Praise the Lord. Okay, so ang tanong ay magagaling sa aklat ng Daniel for 3 points. Ayon kay Daniel, sino lamang ang may kakayanang maghayag ng mga hiwaga? Ayon sa Daniel chapter 2 verse 28. Ayon kay Daniel, sino lamang ang mayroong kakayanang maghayag ng mga hiwaga? You have 5 seconds. Okay, present your answer. Ang tamang sagot ay God, Diyos. Okay. Tatanggapin natin yan, pero ang tamang sagot ay isang Diyos sa langit. Pero okay na rin yan. Tanggap. Opo. Sige po, okay po. Ang taong kiyasihan ng Diyos. Sige, bigyan natin. At least kahit papaano kay Diyos na nakasulat. Okay. Sige po. Sige po. Hindi naman tayo masyado strict sa word. Okay. For 3 points. Palitan natin itong tanong. Isa na lang po ang natitira para sa tanong sa very hard. That is for 3 points. Ito na po ang ating tanong. Anong bato ang pang-7 pundasyon ng lungsod sa bagong Jerusalem? Anong bato ang 7 pundasyon sa lungsod ng bagong Jerusalem? Pang-7. You have 5 seconds. Okay, present your answer. The right answer is Chrysolite or Chrysolito. Ang tamang sagot ay Tanya alone. Wow. You got it. 3 points, Tanya. Parang nararamdaman na natin ang mangyayari. Okay, for 3 points. Who is the father of King Darius? Based on Daniel chapter 9 verse 1. Who is the father of King Darius? You have 5 seconds. Okay, present your answer. Ang tamang sagot na nakasulat dito, Asuero. Ang nakatamang sagot ay Tanyag and Upper Bikutan. Ano yan? Arsokos. Arsikios? Ano? Wala. Sorry na lang. Sorry. Okay. Malapit na tayo, mga kaibigan. Malapit. For 5 points. Sa 5 points na tayo? Taog na. Wow. Ben, taog na rin. Wow. Chill, ilang tanong na lang chill ang natitira dyan sa very hard question for 5 points? Wow. Mayroon na lamang po natitira na 5 points. Para mas masaya, kasi bibigyan ko siguro si Sir Alfred. Sir, masama ba na isang tanong lang? Kayo po ang magtatanong sa unahan. Sige po, tanong po kayo isa. Prepare po kayo isang tanong from Daniel or Revelation po. Isang tanong lang. Bibigyan natin yan for 5 points. Okay, hintayin natin mamaya. Pairamin natin siya ng Bible. Isang tanong lang. At ibibigay niya sa atin mamaya. Sige po. For last 3 questions this afternoon. Ito ang ating tanong. Ayon sa Apocalypse chapter 22 verse 7, sino ang tinatawag na mapalad? Ayon sa Apocalypse chapter 22 verse 7, sino ang tinatawag
na mapalad. You have 10 seconds. Okay, present your answer. The right answer ang tumutupad ng salita ng aklat na ito. Okay. Yung tumutupad, ang gusto natin makita, tumutupad, tumutupad, very good. Okay, nakuha ng new lower at saka upper bigutan. The rest ay wala na po. Ang 22 verse 7. Verse 7. Thank you. Thank you for that. Last three, kasi may tanong sa sir, yung pinaka-huli na tanong. Okay, ito na po ang ating tanong. Pangatlo. Panguli sa pangatlong tanong. Ano ang itinapon sa lawa ng apoy ayon sa Apocalypse chapter 20 verse 14? Ano ang itinapon sa lawa ng apoy ayon sa Apocalypse chapter 20 verse 14? You have 10 seconds. Ano yung itinapon? Okay. Parang malaki question mark ay yung tingin sa akin. Sige po. Ano yung itinapon? Okay, present your answer. Present. Okay, ang tamang sagot ay kamatayan at Hades. Ano nangyari? Nakuha ng new lower? Or 5 points? Very good. Okay. 4-5 points yun. New lower na ang nakakuha. Last? Okay. Chill. Pakitanong mo lang muna, Chill. Okay. Para daw sa last question, second to the last question, akong nagtanong, no? Very hard question. Pero natanong na to. Ang tanong ay, pagkakasunod-sunod ng pitong iglesia, eh tapos na, so sorry, rejected. Okay, so sorry po. Wala. Natanong na yan kanina, di ba? Ang next, okay, ang bagong question ay ganito. Ah, wala na yun. Naipadala na po ni Sir Abed ang tanong. For 5 points, ito po ang tanong. Ayon sa Revelation chapter 10 verse 11, ano ang dapat na gagawin? Ano ang gagawin? Ayon sa Apocalypse chapter 10 verse 11, ano ang gagawin? Okay, sige. You have 10 seconds. Okay, ang tamang sagot po mga kapatid ay taas mo niyo muna. Okay, ang sabi po dito ay mag-prophecy ulit o mag-aral again. So, yun yung tamang sagot po. And he said unto me, thou must prophecy again. De, mag-prophecy, ibig sabihin, prophecy, mag-aral ng... Okay, maghula ulit. Sige po. Thank you so much, sir. Opo. Mag-aral, manalangin, asundin. Magtapat. Wala po. May ano tayo? May Bible verse? Wala po. Walang nakakuha. Wala po. Sorry. Salamat po. Mga kaibigan, bigyan natin sila ng isang malakas na amen. Wow, thank you so much. At tayo po ay ang mangyari po ay mag-ready na po kayo dyan. Upo kayo dito sa unahan.
Para po sa ating pagtawag, wala, tapos na po. Tapos na po. Salamat po. Okay. Salamat po at tayo po ay na-refresh at nag-enjoy sa ating pong Bible quiz na sinasagawa. Pakibigan niyo po kay Sir. Sir, salamat po. Okay, sir. Thank you. Okay, maganda na po ang pangalan ng aking mga tatawagin para po sa ating awarding. Sa ating pong awarding. In 5 minutes, tayo po ay magsimula na ng ating awarding sa hapong ito. Okay, I hope na nag-enjoy tayo ngayong hapon, especially na-refresh tayo sa mga kaganapan sa aklat ng Revelation. Tayo po ay nanako na sa ating pong awarding ngayong hapon. Nais natin tawagan ang ating mga piling elders. Nais natin tawagan si Elder Boboy Bael. Boy, dito tayo, boy. Si Dr. Al. Dok Al, ang ating pong presidente, vice president ng ating distrito, si Elder Ben Papilyar. Para po ating ipagkaloob ang mga pagkilala sa mga sumali sa ating pong Bible quiz. Bago yon ay ating pong tawagin muna ang mga, sino pang ating pwedeng tawagin dito? Sister Jill, sorry ka Sister Jill, ang ating pong advisors, o advisor pala, advisor ng ating District Youth Association. At nice natin isama dito, sino pang isama natin? Elder Alcaraz. Opo, Elder Alcaraz. At saka si Elder Fernan. Elder Fernan, dito po tayo para sa ating pong pag-award. Okay, bilang pagkilala po sa mga sumali sa ating pong kauna-unahang Daniel and Revelation Bible quiz na sinagawa natin ngayong hapon dito po sa iglesia ng rooftop ay nais natin ipagkaloob ang mga certificate na pagkilala. Ang sabi po ay ganito, South Taguig District Area 10 of Central Luzon Conference present this certificate of appreciation to in your invaluable support and participation in Daniel and Revelation Bible Quiz 2019 held at Rooftop Seventh-day Adventist Church given this 26th day of January 2019 at Rooftop Seventh-day Adventist Church 65 President Garcia Street Zone 6 South Signal Taguig City signed Cherry Silapan District Youth Association President Marichel Bermudez, District Youth Advisor, Elder Jonar J. Matunog, and our District President, and our District Pastor, Jojo B. Solabo. Ibigay po natin kay Sister Gretel Marie Idrulin. Punta lang po kayo, John Lemser Adante. Dala po kayo, huwag kayong umalis po at tatayo lang po kayo na hawak, kunin lang po ninyo yung certificate. Pero dito po kayo maglinya pagkatapos. Okay, sige po. Sunod natin, Brother Danny Andalahaw. Okay, sir, padahin natin sila, sir. Sa likod, Brother Fernan. Ah, dito lang sa baba. Sige po, okay lang. Okay, Brother Danny. Sister Jovely
Gaugano. Brother Joshua Garson. Brother Jasper G. Siscon. Sister Aileen O. Abinanosa. Congratulations po sa inyo. Sister Majin B. O. Matunog. Sister Rianlin C. Mirano. Lemar June Egar. Charisse Bukal. Okay. Sige po, maganda na rin po yung ating taga-picture dyan. Sister Cherry Silapan. Brother Raymark Boleche. Sister Agnes Dayok. Okay. Sister Pearl Dayok. Sister Kimberly May T. Chiribias. Welven Ayap. Brother Jenson Castigador. Okay. Okay na po. Okay, mga kaibigan, tayo po ay picture natin sila. Sige po, pa-picture tayo. Lapit tayo ng kaunti. Para picture tayo. Sige po. Okay, sige po. Okay. At nais natin din pasalamatan ang rooftop, especially sa airport ni Sister Terry Agbo sa paghanda ng ating po merienda ngayong hapon. Okay, salamat po Sister Terry. Okay. Wow, very good. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng parangal. Okay. Hindi pa. Para sa ating 6 ito po. Okay, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob ng pagkilala sa lahat ng ating mga part, ano na nakisa no sa ating pong program. Para po sa ating consolation prize. Pag sinabing consolation ay ayun, hawakan niyo. Yan. Ang ating 6th place gathering ng score na 30 points. 30 points. Ito ay ipagkalupo natin sa Greekland. Yun. Okay, kayo po ay umakyat. Sige po. Okay. Salamat. Picture po kayo. Sige po. Akyat po kayo. Akyat po, akyat. Tayo po ay dadako sa ating pong 5th place at gathering ng score na 40 points at yan po ay nakuha ng
New Lower Youth. Okay, sige po. Pati umaya po. Picture, picture, picture. Okay, para sa ating fourth place, mga kapatid, with gathering score 43 points, ito po ay nakuha ng rooftop group. Okay mga kaibigan, tayo po ay dadako sa ating third place. Kasama yan, kasama yan. Okay, para sa ating third place mga kaibigan, based sa ating gathering score, thank you so much po kay Sister Danielin at sa mga kasamahan kanina, Sister Joyce and Sister Melanie, sa pag-assist sa atin dito sa harapan para ma-gather ang mga scores, no? Para sa gabing ito. At sila po ay sasabitan, nabigyan natin ng mga medal na agad. Si Elder Ben, kayo magsabit dyan. Awak po kayo. Bigyan po kay Brother Boboy. Yeah. Chill. Okay. Para sa ating third place. Okay. With the gathering score 48 points is goes to Pagumpayan Youth. Wow, mga kaibigan, sino kaya ang ating champion sa kauna-unahang Daniel at Revelation Bible Quiz? Tagapin niyo po, mga kapatid. At dalawa na lamang po na iglesia ang natitira, mga kapatid. Dalawa na lamang, sino kaya? Upper Bikutan kaya? Or Tanyag? Let's subukan natin muna sa pag-chill. Yung ano yung pag-cheer ba? Cheer. Tingnan natin, Ben. Sino ang naniwala na ang nanalo ay Upper Bikutan? Sino ang naniwala na nanalo ay Tanyag? Okay, sige po. Talagang wala na tayong magagawa. Ipagkalog na po natin, mga kaibigan, ang ating pong pagkilala para po sa ating second place. Second place goes to mayroon itong letter. Hindi natin pwede ipagkabit ang letter. Hindi walang magkaparehas. Magkaiba. O magkaiba, di ba? Magkaiba, di ba? Okay. Pagkita po natin.
from South Taguig. Ang ating second place goes to Upper Youth. At ang ating champion, mga kaibigan, sa ating pong kaunahan, Daniel and Revelation Bible Quiz, ay ipagkalog po natin mamaya. Salamat po. Congrats. Wow. Gathering ng score nila ay 55 points. At ang ating champion po ay lumamang lang po ng 2 points. That is 57 points. Ipagkalog na po natin, mga kaibigan, ang ating pong... Yan. Very good. At tawagin na po natin, mga kaibigan, nung hindi na natin, ano po, may bigay na talaga natin yan. Elder Ben, Doc Al, hawakan niyo po mga award. Brother Alcaraz, sige po, kayo po ang magbigay sa kanila. At ang ating aklat, at ito po ang ibigay na pag-alab natin sa kanila para sila yung lalong kumanta, at itong isa. Okay. Tawagin na natin, mga kaibigan, with the gathering score. Sige po, akyat na po kayo. Ang ating tanyag with 57 points. Dalawa lang, mga kaibigan. Wow. Ilan po natin. Wow. Ang ating pong champion sa South Taguig District, mga kaibigan, ay ang tanyag. Okay, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. At sa muli po, maraming salamat sa inyong pong pagsaksi sa nakisa. At salamat din po kay Sir Wilfred Pasamba. Salamat po sa inyong pong presensya sa Rooftop Seventh-day Adventist. Tayo pong lahat ay tumayo at hilingan po natin na mag-pray sa atin ang ating pong Pangulo ng mga kabataan. Tawagin po natin si Sister Cherry Silaban. Okay, katayin po natin ang ating kanta na Thank You Lord. Thank You Lord, sing. Thank You Lord, my soul. Thank You Lord, for making me whole. Thank You Lord, for giving to me salvation so rich and great. Tayo po ay umuko para sa isang panalangin. Panginoong banal sa kataas-taasan, Ama, maraming salamat po sa pagtitipon namin ngayong gabi na kung saan kami po ay hinasa sa aming karunungan sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa ganitong lasing mga programa ay mas marami pang mga kabataan ang ma-inspire na mag-aral pa, Panginoon, ng inyong kasulatan, ng banal na kasulatan, Panginoon. Maraming salamat po na ang lahat ay natuto sa programang ito at nawa, mas marami pang ganitong programa, Panginoon, ang ganapin sa aming distrito po. At sa amin pong pansamantalang paghihiwalay ngayong gabi ay nawa, ingatan ang bawat isa sa aming pag-uwi na makarating po kami sa kanya-kanya naming tahanan ng ligtas at payapa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtinig sa aming mga panalangin. Ito po ang aming samang hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.